Tayong mga tao ay mahilig mag-alaga ng hayop sa bahay. At kinikilala natin sila bilang bantay ng bahay o parte ng ating pamilya. Isa sa masayang parte na nabibigay ng ating mga alaga ay kapag tayo ay naaaliw nila. Subalit, maaaliw ka ba kung susubukan mong mag-alaga ng mga mababangis na hayop? At yan ang pag-uusapan natin ngayon. Ang mga taong nag-alaga ng mga mababangis na hayop sa kanilang tahanan. Kaya bago natin simulan, ay huwag mong kalimutang mag-subscribe para updated ka sa mga videos natin every week. So, let's start! Ang una sa ating listahan ay isang tigre. Si Mike Tyson na siguro ang isa sa pinakamagaling na boksingero sa buong mundo. Napakarami na niyang pinatumbang kalaban. At kilala siya bilang agresibo at malakas na kalaban sa loob ng ring. Kaya kung may mag-aalaga ng isang tigre, ay walang babagay kundi si Mike Tyson. At kasabay ng pagsikat ni Mike Tyson ay ang pagsikat ng kanyang mga alaga. Nang malaman ng mga tao, nag-aalaga siya ng puting tigre noong 1990s hanggang 2000. Napakabangis na maging alaga ang mga tigre. Kaya naman, naging matapang ang personalidad ni Mike Tyson lalo na sa loob ng ring. Number 2, Lion. Si Kevin Richard ay isang sikat sa tawag na Lion Whisperer noong taong 2007. At ito ang dahilan kung bakit. Isa lamang siyang zookeeper kung saan may angking galing siya sa pag-aalaga ng mga hayop tulad ng lion, leopard at magingang hyena. At meron siyang sariling lugar saan kapag pumasok siya ay inaantay siya ng kanyang mga alaga. Madalas kasabay niya ang mga leon sa paglalakad at habang niyayakap siya nito ay nakaupo naman siya. At ang nakakabilib sa lahat ay kahit makatulog siya sa grupo ng mga leon dahil sa pagod sa maghapon ay hindi siya nilalapan ng mga ito. At kahit na tinitingnan natin na parang napakabait ng mga leon ay pinapayuhan pa rin ni Kevin ang mga tao na huwag gayahin ang ginagawa niya dahil delikado pa rin ito. At ang sikreto ni Kevin ay inalagaan niya ang mga ito mula pa nung bata, kaya huwag na huwag siyang gagayahin. Number 3, Puma. Maraming mga Pinoy ang mahilig mag-alaga ng pusa, pero ibahin mo ito. Bagamat napakakonti lamang ng balita na inatake ng puma o cougar ang isang tao, ay isa pa ding itong nakakatakot na alagaan. Ang mag-asawa na mula sa Russia ay nag-alaga ng isang puma at tinawag nila itong Messi. Nanirahan si Messi sa two-story house nila sa Russia. At sa taong 2007, sinimulan nilang mag-upload ng mga video ni Messi. Sa hindi inaasahan ay sumikat ito at naging tanyag na animal celebrity. Iba ang lahi ni Messi kung saan mas maliit siya sa cougar, kaya hindi siya pwedeng pakawalan. Ayon sa mag-asawa na nag-aalaga sa kanya, sinasabi nila na mabait ang gantong klase ng cougar at napakaamo nito sa kanila. Number 4, Bear. Isang nakakamanghang pamilya ang kinayang mag-alaga ng isang bear sa kanilang bahay. At binigyan nila ito ng pangalan na Stephanie. Sila Smetlana at Yuri ang kanyang amo na siyang nag-adopt sa kanya. Nagsimula ang kwentong ito nang inadopt nila si Stephanie habang siya ay 3 months old pa lang. At ito ang tinitignan nilang dahilan kung bakit hindi ito naging mabangis. Subalit nakakatakot pa rin ang gantong mga alaga. Dahil posibleng atakihin ka nito at umandar ang animal instinct na bilang predator. Ayon naman kay Smet ay wala pang mga insidente na inatake sila nito at hindi ito naging agresibo. Isa sa mga bagay na paboritong gawin ni Stephanie ay ang pagpo-football, pagdidilig ng halaman at pakikisama sa kanilang pagkain. Ang huli sa ating listahan ay ang hyena. Isa rin ang hyena sa mga kinakatakutan dahil sa pagiging agresibo nito at mababangis ang mga ito. Ang mga hyena ay mga scavenger. Subalit, sila ay malalakas na predator sa gubat.
190 pounds ang estimated na timbang ng mga hyena at kayang gumurog ng buto ng tao ang kanilang mga kagat. At kilala ang mga hyena sa pag-hunt bilang grupo at meron silang matinong paraan para mag-hunt. Kaya siguro iniiwasan at kinakatakutan nito ng napakaraming tao. Pero alam mo ba na merong isang bayan na ginawang alaga pa ang mga ito? Ang kwentong ito ay nagsimula nang ang mga tao sa isang bayan ay nag-umpisang magtapon ng kanilang mga tinang pagkain sa mga hyena para hindi atakin ng mga ito ang kanilang mga alagang hayop. Simula noon ay napaamo na nila ang mga hyena at ang mga alaga nilang hyena ay parang aso na kung saan ay natuturuan pa nila ito ng mga tricks at niyayakap pa nila ang mga ito at wala naman nagiging problema. At ito ang lima sa napakaraming tao na nag-alaga ng mga mababangis at kakaibang hayop sa bahay. Kaya kung gusto mo pa ng mga gantong kwento na kakaiba, ay huwag mong kalimutang mag-subscribe para updated ka sa mga videos natin.